Good day mga ka-CRT. Welcome again to our Electronics Lecture Series. In this Season 1, Episode 7, I'm going to discuss clippers. Diode clipper, it is a network that have the ability to clip off a portion of the input signal without distorting the remaining part of the alternating signal. So when we say clip off, ito yung magkakaroon ng bawas, yung isang AC waveform kapag inobserve natin sa output. Katulad ng nakikita nyo rito, meron tayong sine wave, and then this is the clipper, diode clipper network, and then this is the output. So instead na kumpleto yung sine wave, nagkaroon ng clip off portion dito sa positive half cycle. Kaya nabawasan yung portion ng positive half cycle. There are two general types of diode clipper. It can be series and parallel. When we say series, diode is in series with the input. While for parallel clipper, diode is in parallel with the input. Let us now discuss this series clipper. This series clipper has this arrangement. The diode can be oriented in this way, wherein it is forward bias with the positive half cycle of the input. So ito yung positive half cycle of the input. Diyan magpo-forward bias yung diode natin dito sa diode clipper network. So let us produce the output waveform for this series clipper. Ang practice na ginagawa ko sa pagtuturo niyan, pinapakita yung output under the input or yung input over the output. Gawan muna natin ang boundary para ma-drawing natin yung ating mga signals. So ito yung boundary para sa positive half cycle and negative half cycle. So lagyan natin ng ganyang dalawang vertical lines. Ilagay muna natin ang input cycle. So ito yung input AC cycle natin, positive half cycle, and this is the negative half cycle. Our input voltage for this problem is given as 10 volts. So meaning, positive peak is 10 volts dito sa input, and for negative peak, this is also 10 volts, but this is negative. So to analyze clipper circuit, per half cycle ang analysis natin. Sisimulan natin sa positive half cycle. So i-analyze nyo during positive half cycle of the input, anong mangyari sa diode? This diode will become forward bias. So kapag forward bias, pwede yang maging short circuit, equivalent or closed switch. Pwede rin siyang, kung yan ay silicon diode, pwede siyang mag-represent ng battery, which is equivalent to 0.7. So kahit anong analysis natin dyan, this is forward bias, so meaning kung ano yung input, dadalo yan papunta sa output dito sa load resistance. So therefore, kung ano yung nandito sa input, yun na rin yung mag-a-appear sa output in this case. So i-drawing na lang natin yung output during this analysis. Kaparehas nyo lang yung shape ng input. Ang kinaibahan lang, kung gagamitin natin yung 0.7, yung positive peak natin, hindi na siya 10 volts, magiging 10 minus 0.7. Therefore, this is 9.3 volts. So minsan, nilalagyan pa ng shade yung ating output waveform. Next analysis, during negative half cycle, ito yung negative half cycle. So kung i-analyze natin dito yan, negative cycle will reverse bias this diode.
So magkakaroon tayo ng reverse bias. Therefore, yung diode, pwede nating i-assume na open circuit. So kung open circuit itong diode na to, obviously, kung ano man yung input, hindi na makakarating sa output hanggang dito na lang kung ito ay reverse bias. Therefore, ang magsusukat sa output is zero. So, with this condition, ang analysis natin sa negative half cycle, it has zero output voltage. Sa graph, ito yung zero mark natin or zero line. Itong x-axis. Okay, so ito yung output waveform for this circuit. For this series clipper naman, babalik ta rin lang yung diode. So in this case, diode is reverse bias with a positive half cycle of the input. I-generate uli natin yung output signal or output waveform. Mag-drawing muna tayo ng boundaries. So, two vertical lines. Okay, so then ilagay natin yung input signal. Ang input signal natin is sine wave. So, this is the positive half cycle. This is the negative half cycle. Then analyze natin per half cycle. So during positive half cycle, this diode oriented in this way is reverse bias. So kung naka-reverse bias yan, this is considered open. So kung open yan, kung ano man yung input signal, hanggang dito na lang. Hindi na makakarating sa output. So it means wala tayong ma-generate na output voltage. In that case, V out is zero. So naka-flat line lang sa output waveform generation natin. Next analysis natin, during negative half cycle, this diode is forward bias. So gamitin na lang natin yung silicon diode. Therefore, mapapalitan siya ng 0.7 na battery. Okay? So this 0.7, okay, mag-a-appear yan sa circuit analysis natin. And during negative half cycle, mag-a-add up yan or mag-subtract yan. So yung 10, during negative half cycle, negative and positive na to. During negative half cycle, negative to positive, and then 10 volts. And then yung effect ng 0.7, magsusubtract dahil sa orientation ng polarity nila. So whatever input we have here in this portion of analysis, dadaloy lang yan papunta sa output. Since ang input natin in this case is negative half cycle, so ganun din yung orientation ng ating output signal. Okay? So ito rin yung graph. Ang kinaiban lang, nagkaroon ng voltage drop sa diode. So yung 10 volts na negative peak, mabawasan ng 0.7. So therefore, this is the value of the negative peak. Negative 9.3 na lang. Dahil negative 10 volts plus 0.7 because of the voltage drop of the diode. Okay, so yan ang graph natin. So dito sa input, pwede nyo pang pakita. Ito yung positive 10. Ito naman ang negative 10 volts. So kung mapapansin nyo, no, yung dalawang output natin, nagkaroon ng clip-off portion. May nabawas doon sa originally AC signal. So kung gusto nyo balikan, ito yung answer natin kanina, nagkaroon ng clip-off portion sa buong negative half cycle. Dito naman sa problem na sinolve natin, nagkaroon ng clip-off portion sa buong positive
upcycled. Try naman natin itong series clipper na may battery. So this is the orientation of the diode. Diode is forward bias with a positive half cycle of the input. And then, aside from this is the condition of the diode, there is a series aiding connection with the battery. So when we say aiding, mag-a-add yung voltage drop ng battery tsaka ng diode. So let VI equals 10 volts and the voltage of the battery 3 volts. So this is 3 volts. This is the silicon diode. I-drawing natin yung two vertical lines para sa input signal natin. Mailagay natin ng clear. Okay, so this is our input signal. This is the positive half cycle and the negative half cycle. In terms of peak voltage ng input, this is positive 10 volts and this is the negative 10 volts peak. Kapag meron ng battery dito sa series clipper, kailangan mo na siyang i-consider sa paglalagay sa input. So first, i-check mo yung orientation ng battery with respect to the input. Kapag ganito ang orientation ng battery, this is positive with respect to the input. So pwede nating i-plot yan sa input side. Since this is a battery, this is a straight line kapag ginrap natin. So 3 volts, i-grab natin ang 3 volts. Ibahin ko lang yung kulay ng marker ko. So 3 volts, isama na rin natin yung sa silicon. Okay? So 3 volts plus 0.7 ang silicon, 3.7 volts yung total DC na involved sa input. Sabihin natin somewhere here ang 3.7. Yan, ipa-plot nyo lang dyan. And straight line yan. Okay? Pag nag-intersect yan sa input sine wave, kailangan mong kunin yung intersection nila and maggawa ka ng panibagong vertical lines. Okay? Papunta sa output natin para mas madali nating madrawing. So in this case, yung kaninang analysis natin na may forward, may reverse, dito ang gagamitin ko naman yung concept ng above and below the horizontal line. Itong kinreate natin, magkakaroon ng effect yan. Same lang naman kapag ginamit mo yung analysis natin sa previous problem. Ang mangyayari lang naman yan, okay, kapag ganito ang orientation ng diode, above this line, diode is forward bias. So dito no, diode is forward bias. Okay? Below this line, diode is reverse bias. So kung maalala niyo yung analysis natin kanina, kapag ganito ang circuit, if the diode is forward bias, meron tayong masusukat sa output. And kung ano yung shape ng input, yun ang masusukat sa output. Okay? Nagets ba yun? Kapag naman naka-reverse ang bias sa ganitong circuit, naka-reverse bias ang diode, anong mangyayari? Diode is open and walang masusukat na voltage sa output. Therefore, ang output during reverse bias sa ganitong circuit, output is 0. So analyze na natin. I-drawing na natin yung magiging output waveform. Okay? So from this portion,
up to this portion. Kaya titingnan mo, importante talaga rito yung mga vertical lines. Ito yung mga boundary na kailangan natin. So from this portion up to this portion, kung makikita nyo sa taas, yan yung portion na diode is reverse bias. Therefore, ang signal dyan is straight lang or zero level. Diba? Diba class? Ito ang zero level, itong x-axis. Zero volts yan. So next, from this boundary up to this boundary, yung graph natin above the 3.7 line. So kung above, diode is forward bias. Therefore, susundan lang yung shape ng graph sa taas. So yung graph ng shape sa taas is etong curve na to, yung sine wave na yan. Therefore, ito rin yung curve dito sa baba. Pwede nyo pang i-shade. Okay, ang kailangan nyo lang din i-include dito yung value ng peak. Ng peak ng wave na to. So in this case, yung peak niyan, kung ano yung peak nito, which is 10 minus 3.7. So yun lang naman ang gagawin nyo. Yan ang peak niyan. Okay? 10 minus 3.7, i-calculate nyo lang. Therefore, this is 6.3 volts. Then from this portion up to this portion, lahat yan, diode is reverse bias. Kaya zero line lang yan. Or zero volt. Kaya naka-line lang. Right? So ito yung output waveform for this circuit. Next circuit naman tayo. This is diode is forward bias with a positive half cycle of the input, but this time there is a series opposing effect with the battery. So kumbaga nagbaliktad lang naman yung battery orientation dito sa circuit na to. Kung ikukumpara kanina. Kanina yung battery orientation, positive terminal, negative terminal. So this time, negative terminal and then positive terminal. Ito siya, oh. And in this case, meron na tayong Vin, 20 volts naman. Then yung battery, 5 volts. And still, silicon diode yung gagamitin natin. So yung total effect nung series opposing with battery, kung makikita natin yung battery natin, etong 5 volts is negative 5 with respect to the input. So this is negative 5 plus yung voltage drop sa silicon, 0.7. So therefore, we have 4.3 negative. Okay, in this case, 4.3 negative. Punta na tayo dito sa input and output graph. Okay, drawing natin yung input graph muna. Maglagay ulit ako rito ng vertical lines. Then ito yung input signal. Okay. Yung input natin ngayon, positive 20 and negative 20. Then meron tayo ritong battery na i-include sa input. And the value is negative 4.3. Kaya kailangan mo muna talagang ma-establish yung drawing sa input side. So yung negative 4.3 na yan, DC level yan kasi nga galing sa battery. Kapag pinalat natin, ito kasing gitna, zero mark to. Okay? So yung negative 4.3, assume natin na nandito banda. This is negative 4.3 volts. So, guhitan natin yan. Alright. And then, yung intersection niya with the sine wave, kailangan nating i-consider din. So, ito, extend ko lang tong portion na to. So, ito yung intersection in this case. Dito naman, ito yung intersection. And dito, may intersection dito. So, bawat intersection na yan, lagyan natin ng vertical line. Okay? So, dito nga lang, lalagpas dito sa vertical y-axis. Pero lagyan pa rin natin ng vertical line.
nagkataon lumagpas. Kasi kailangan nating i-extend para mabuo natin yung graph. So pagdating dito, ito meron din intersection ng ating DC level with the sine wave. Ito naman, ito yung intersection. Okay. So ngayon, babalikan natin yung concept na kapag above this line, itong line na to, with respect to the orientation of power diode, diode is forward bias. Below this line, diode is reverse bias. Okay? So ngayon, pwede na nating i-drawing ang output signal. Alright. So from this boundary up to this boundary, diode is forward bias. Diba? Makikita natin. From this boundary up to this boundary, ito yun. Ito yung signal na yun. Ayan. Hanggang dito. So kung forward bias yan, kung ano man yung shape ng output or shape ng input, yun ang magiging shape sa output. Nga lang, pag dinrawing mo yan, ito mismo yung idodrawing mo, yung shape na yan. Pag dinrawing mo yan at nagsimula ka rito sa left side ng y-axis, ganito yung gagawin mo dyan. Okay? Ayan, imaginary line na lang or imaginary graph. Then pag tumungtong na rito sa y-axis, yan, dyan ka na magdodrawing ng graph. Susundan mo lang yung shape ng input. Ayan. Okay? So yan na yung graph natin. From this boundary up to this boundary. At kung mag-shade tayo, ito lang yung nasa left side ng y-axis. Yan ang i-shade natin. Alright? Then ano yung peak value niyan? So yung peak value niyan, ito. Ito yung peak value niyan. So pinagsamang 20 volts at negative 4.3. Pero hindi mo ima-minus yan kasi ang titingnan mo dyan yung peak to peak. So magmumukha siyang plus. Okay, nakuha ba yon? So therefore, itong peak nito, 20 plus 4.3, yung magnitude ang kailangan mong i-add. Pero ang result magiging positive 24.3 volts. Okay? Next, from this point up to this point, naka-reverse bias yung diode. Therefore, straight line or zero level lang yan. Then meron pa. From this point up to this point, kung titingnan mo sa graph, naka-forward bias dahil above this line siya. Okay? So kung nakapag-forward bias yan, yung shape ulit ang susundin mo. So yung shape sa input, kukopyahin mo lang dito, ganito kasi yung shape sa input. Ayan, parang naka-slope or naka-slant. Pero portion yan, small portion yan ng sine wave kung titingnan nyo sa input. Now, kailangan nyo rin lagyan ng value yung peak nito. And kung titingnan nyo yan sa input, yan yung value na ito. Correspond to 0 up to negative 4.3. Pero dito sa output, magiging positive 4.3 siya. Okay? Kasi lumalabas na above the 0 volt line siya. Alright? So yan. Yan ang shape ngayon ng ating example dito sa slide na to. Then kung babaliktarin rin natin yung diode, so meron tayong diode is reverse bias with positive half cycle of the input, pwede pa rin natin i-analyze yung series aiding and opposing with the battery. Okay? So ililib ko na to as activity sa inyo. Meron tayo ritong illustration ng circuit, meron din tayong output. So ito ang naka-appear dito is output
waveform. Pwede nyo na siyang pagpraktisan. Next, i-discuss naman natin yung parallel clipper. Let us start with diode is forward bias with a positive half cycle of the input. So ganun ulit. Mag-drawing tayo ng vertical lines. Para ma-drawing natin yung input signal. So this is our input signal. Positive half cycle, negative half cycle. And ang value, VI is 10 volts. So ang ibig sabihin niyan, 10 volts positive peak and negative 10 volts dito naman sa negative half cycle. Then analyze lang ulit natin if during positive half cycle, what is the biasing of diode? So during positive half cycle, diode is what? Forward bias. Okay? So if diode is forward bias, ang equivalent ng diode natin is gamitin na natin yung silicon siya. So silicon, battery siya na 0.7. And kung mapapansin nyo, yung diode, nakaparallel siya sa output. Okay, positive, negative of VO or the output voltage. Therefore, during positive half cycle, diode is forward bias and the output is equivalent to 0.7 kasi nakaparallel nga siya. So, paano natin idodrawing yung 0.7 sa output? Okay? So, yung 0.7 na yan, ang 0.7 ay DC level. So, instead na magkaroon tayo ng sine wave, this is our sine wave eh. Pero makakat siya sa 0.7 mark or 0.7 level. So, ito yung magiging output natin, 0.7 during positive half cycle. Okay, very small amount of value na minsan posible ma-neglect na or maging negligible. Alright? During negative half cycle, this diode is reverse bias. Therefore, kung reverse bias yan, naka-open yung diode. So in this case, open yung diode. Kung ano man yung input natin na negative half cycle, yun ang masusukat natin sa output. So ibig sabihin lahat ng okay, itsura ng signal during reverse bias ang diode, kukopyahin natin. So this is the shape of the input. Kukopyahin natin 'yan sa output. And ano ang magiging okay, ano ang magiging value dyan? So, kung ano yung pumasok na input, wala namang ibang voltage drop dito. Therefore, this is negative 10 volts. So, yan yung answer natin for this example. Balikta rin naman natin yung diode. So, in this case, diode is reverse bias with a positive half cycle of the input. Let us use again, VI equals 10 volts. Drawing muna natin yung input sine wave. This is our positive half cycle. And then this is our negative half cycle. This is positive 10 volts. And this is negative 10 volts. Let us analyze again. Gamit muna tayo ng positive half cycle with respect to this orientation of diode. This diode is reverse bias. Kung reverse bias ang diode na yan, open yung circuit. So kung ano yung input,
dadaan lang sa circuit through this resistor. So kung ano yung input, dadaan sa resistor, yun ang masusukat sa output. So meaning, in this case, kung ano yung shape ng input, yun na rin yung shape ng output. And with this value, positive 10 volts para sa peak. So again, nilalagyan ng shade minsan para makita yung na-generate mong output. Then during negative half cycle, this diode is forward bias. And pwede mong i-replace yan ng battery symbol with a value 0.7 volts. So kung ito magiging 0.7 and nakaparallel siya sa Vout, yan yung masusukat ng Vout. Okay? So kung ito yung shape para sa output, pero ang masusukat nating Vout is 0.7, magkakaroon ka rito ng DC level equivalent to 0.7. So this is negative 0.7 volt. Ito yung answer natin for this circuit. Next is diode, still forward bias with a positive half cycle of the input, but this time meron ng battery involved. Start tayo with aiding battery. Let VI equals 10 volts and the battery equals 3 volts. So ito 3 volts. Then ito silicon pa rin, 0.7. Kunin muna natin yung combination ng network natin ito sa parallel clipper. So this has a combined value of 3.7 volts. Mag-a-add lang yan, kaya aiding. Okay, aiding yung battery and silicon natin. Pareha sila ng polarity, plus to minus. Next, drawing natin yung input. So pag nagkakaroon ng battery, yung ating clipper, whether it is aiding or opposing, kailangan mo rin siyang mapakita sa pag-drawing mo ng input graph. Kasi importante yan, magiging guide yan talaga. Okay, ito yung input dito sa problem. So this is positive 10, this is negative 10. Yung 3.7 kailangan nating i-plot sa input. So ito yung 3.7, estimate ko lang nandito banda. Okay? Then again, kunin natin yung intersection nung DC line na yan with the sine wave. Then lagyan din natin ng vertical line para sa intersection na yan. So ito na naman yung boundary na magse-separate ng forward bias condition at reverse bias condition para sa diode. Above this line, obviously, ito yung ina-apply natin is positive half cycle sa diode, nagiging forward bias yung diode. Therefore, above this line, diode is forward bias. Below this line, diode is reverse bias. And then i-apply nyo lang yung characteristic ng parallel clipper kanina. Okay? So ano ba yung characteristic ng parallel clipper? Kapag forward bias siya, ang nangyayari, kung ano yung value ng circuit na to, nakaparallel yan sa output. So kung ano yung value niyan, yun yung value sa output. Then kapag naka-reverse yung diode, kinokopya lang yung shape ng input. So simulan natin dito sa boundary na to hanggang sa boundary na to. Kung titingnan niyo sa taas, below the blue line siya. Therefore, reverse bias siya. Kapag reverse bias, kokopyahin natin yung shape. So yung shape ay naka-slant na ganyan, do-drawing nyo lang yan.
Next, from this boundary up to this boundary, susundin na natin yung 3.7. Since 3.7 is DC level, straight line lang yan. And this is equivalent to 3.7. Okay, yung straight line na yan. Next, from this boundary up to this boundary, pag tinignan mo sa input, eto yon. Okay, below the blue line, therefore, naka-reverse bias siya, kukopyahin mo lang yung shape na yan. And then actually, hanggang dito sa boundary na to, kukopyahin mo yung shape na yan. So, ito lang siya. And meron na tayong output for this circuit. So, pwede mong lagyan ng shade para mas ma-highlight mo yung na-generate nating output. So, kung mapapansin nyo rito, nagkaroon ng clip of portion sa positive half cycle. So I hope na gets or naintindihan itong circuit natin na to. Proceed na tayo sa next circuit. So in this circuit, babaliktarin lang natin yung battery. Kaya meron tayong with opposing battery. Let VI equals 10 and V equals 3 volts. So 3 volts pa rin yung battery. Then ito silicon pa rin, 0.7 pa rin yan. Pero ang combined effect niyan, yung orientation ng ating 0.7, equivalent yan sa positive 0.7. Pero yung orientation ng 3 volts natin, equivalent yan sa negative 3 volts. Kasi nauna yung negative terminal bago yung positive. So the combined effect for this branch or for this part of circuit is negative 3 plus 0.7. So ilan yon? So negative 3 plus 0.7 is negative 2.3 volts. So yan yung magiging effect nito. Itong branch na to, once na maging forward bias ang diode, yan yung masusukat sa Vout. I-plot muna natin yung input signal. Unahin natin yung sine wave natin. So this is the sine wave. Positive half cycle, negative half cycle. This is the positive 10 peak. Ito naman yung negative 10 volts peak. Next na ipa-plot natin, itong battery or DC level. Okay? Negative 2.3. So saan banda yan? Approximate na lang natin banda rito. Yan ang negative 2.3. So maglagay tayo ng horizontal line para dyan. And since kailangan natin dito i-extend ito, kailangan nating makuha yung mga intersection ng blue line na yan tsaka yung sine wave natin. So i-extend natin to ng kaunti. Itong red na yan. Itong sine wave, extend natin dito. So this is our intersection. Yan. Sa ito, another intersection. Then this is another intersection. Pag nakuha mo yung mga intersection, gawa ka ulit ng vertical line para maging guide lang naman natin. So ito nagpatong. Pero obviously, banda rito yan. Nagpatong yung intersection tsaka yung vertical na red. Dapat hindi. Okay? Pag inulit mo sa notes mo, lakihan mo na lang yung spacing. Right? Ah, dapat pala ito ang intersection. So alisin natin. Burahin ko lang.
Ayun pala dapat ang intersection, ano? Okay. So ito dapat yung tamang intersection. Ayan, tama naman pala yung spacing ko. So ayan, pag na-establish mo na yung intersection, ganun ulit yung analysis. With the orientation of this diode, yung forward bias siya during positive half cycle, ang mangyayari above this blue line, diode is forward bias. Below this blue line, diode is reverse bias. So ang pinakaunang ma-analyze natin dyan, from this boundary up to this boundary, pag titignan mo sa taas, yun yung above the blue line. Yung graph natin, eto yun, above the blue line. So, sa analysis natin ng circuit na to, parallel clipper with this orientation of the diode, ano ang ginagawa natin? Diba? Naka-forward bias ang diode. So, ang output is palaging equivalent doon sa branch ng diode. Yan, equivalent siya rito sa negative 2.3. And nasaan ba ang negative 2.3? Kung ito ang zero line, nandito sa baba, ang negative 2.3. And DC level yan, kaya straight line yan. So dito, hindi na natin ilalagay, yan, imaginary line na lang. Dito na lang tayo maglalagay ng solid line. Yan, hanggang dito sa boundary na yan. Okay? So next, from this boundary up to this boundary, ito yon. Ito yung graph ng input, which is below the blue line. And diode is reverse bias. Kapag naka-reverse bias ang diode in this circuit, kukopyahin natin yung shape niya. Yung shape ng input, kukopyahin lang para malagay mo sa output. And then again, meron pa tayong boundary dito, from this boundary up to this boundary. Ito siya. So above the blue line, diode is forward bias. So kung diode is forward bias in this case, equivalent ulit siya dito sa negative 2.3. So DC level siya na 2.3. Then kung lalagyan natin siya ng shade, ito siya. Okay. Ito yung magiging shape sa output waveform. So this is our answer for this circuit. Ano pa ang kulang dyan? Meron tayong pwede pang ilagay itong peak nito. Yan. Anong value ng peak nito? Siyempre, yung value sa taas na negative 10. Wala namang ibang voltage drop. Ayan. So ayan, kumpleto na yung output waveform natin for this circuit. Pag binaligtad mo naman yung diode, then meron ka pa rin battery, aiding and opposing effect, ito naman yung output waveform. So magiging practice nyo na lang to. Pag-practice nyo yung circuit na to, with this condition, diode is reverse bias with a positive half cycle of the input. Okay? So itong orientation na to, pareha sila ng polarity, so ito yung magiging aiding. Aiding effect. Diba? Mag-a-add up yung battery tsaka yung diode na 0.7. Kapag ito naman, opposite ang polarity, ito yung opposing effect. Then, try ninyo ma-generate yung output waveform. Dapat, ito yung itsura ng ma-generate nyo. Okay, no? So, bago matapos yung video lecture natin na to, ni-invite ko kayo na mag-purchase kayo ng aming LX Green Book. Ito yung outline ng aming LX Green Book. Inline siya with the TOS, Table of Specification for the Electronics Engineering Board Exam. So yan yung mga topic. Then available siya sa Shopee. Visit nyo lang ang shopee.ph/CRTcovalent.
Meron din kaming ECT Blue Book, Electronics Technician Reviewer. Ito naman yung mga outline niya. Available din yan sa shopee.ph/CRT-covalent. Once again, thank you for watching this video lecture. Kung sa tingin nyo nakatulong to, may natutunan kayo, please subscribe, like, share this video lecture. And pwede na rin kayong mag-leave ng comment. Baka may mga gustong ma-discuss. Or magawan ko ng video tutorial. So comment lang kayo dyan sa baba. Okay? So God bless to all.